To get a free 5-minute psychic reading, try Mystic Sense. Just click my affiliate link on the description, or you can use my code MysticQueen for a 10% discount on all of their services. Capricorn, hi. Welcome to Mystic Queen PH. At ito ay isang love reading para sa inyo ngayong June 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Panoorin nyo rin yung inyong Sun, Moon, Rising, and Venus para sa iba pang mensahe. Meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. Okay, let's see, Capricorn. What is coming to you sa inyong love life ngayong June 2023? What is your energy? Justice. Uy. Nako. Merong ano, ang tawag dyan, katarungan. No? Makukuha nyo na yung katarungan na hinihintay ninyo. Mm-mm. Kung merong nanloko sa inyo, may gumawang kalokohan sa inyo, you are finally getting the justice that you deserve. And for some of you, this is also clarity sa sitwasyon ninyo. You already know what to do sa relationship. If you're going to move on or stay sa relationship na to, let's see the challenge. Wheel of Fortune and Ace of Wands. There is a new opportunity for you for a new relationship. Pwedeng hindi mo lang siya na-experience pa sa ngayon. Maybe because you are still trying to seek for justice, no? Halimbawa nga, maaring nagkaroon ka ng isang relationship na unfair. And maaring hindi ka pa nakaka-move on doon hanggat hindi mo nakukuha yung hustisya. So, there is merong new beginnings, new opportunities for you to start pagdating sa relationship. Let's see your opportunities. Two of Wands, ayan. You have a choice. Okay, you have a choice to enter a new relationship or not. I also see there are two people, pwedeng dalawang tao to na interesado sa'yo, or may dalawang options ka na pwede mong pagpilian sa relationship. Okay? Let's see the blessing. Kailangan mo lang mag-decide. Four of Swords. The blessing is rest. Katahimikan. Peace of mind. That is your blessing. A time for healing. A time for yourself. Siguro may opportunity for you for a new relationship, pero maaring iba sa inyo, you're not yet ready. You are still healing. Okay? Let's see. Let's clarify the Justice card. What is the Justice card? Ace of Coins. Gusto mo na kasi magsimula. No? Gusto mo na makita yung pagbabago sa buhay mo after getting that justice na dinideserve mo. And I also see na dito ka lang makakapagsimula the moment that you accept the situation, the moment na maging klaro sa'yo, maging malinaw sa'yo yung path na gusto mong tahakin. So, it's all up to you. It's all up to you, Capricorn. What is the Wheel of Fortune, Ace of Wands? Yung iba sa inyo nahihirapan pa rin talaga na mag-move on, lalo na kung kayo ay kasal sa taong ito or naging malalim yung relationship ninyo in the past. There is something that's binding you still. Pwede yung iba sa inyo nag-undergo sa annulment procedures, divorce. Okay? What is the Two of Wands? New Moon. This is a new beginning. Okay, you have the power to change your life. You have the power to start something new.
natural born leader, King of Wands energy. Yes, it's, I think there is an opportunity for you to meet new people, to connect with other people, and to be yourself, just to be yourself, to be more creative. I also see a new person coming in, but of course, it's still up to you, no? Kung i-allow mo to na mangyari. And I'm seeing the energy of this person kasi na pwedeng hindi siya ganun kaseryoso sa relationship. That's why nagdadalawang isip ka rin dito sa bagong tao na to sa buhay mo. So, you're taking your time. That's what I'm seeing. What is the Four of Swords? Ace of Cups. See? Okay. So, ang nasa-sense ka dito as a blessing, the moment na makapag-heal ka na from your past, dito na papasok yung new beginnings, new love. Like, the person that is meant for you to be with. Where's this going? Queen of Cups. Knight of Wands. Wow. Alam mo, timing lang talaga to. Mm-mm. You are making progress. So, I think there is someone na pwedeng meron kayong age gap or medyo significant na age difference. Okay? Pero yun yung compatibility ninyo eh. Mas magiging compatible kayo kasi there is someone who's more mature in this relationship. There is someone na more expressive sa relationship. So, kung yung karelasyon mo before mas bata sa'yo, maaring ngayon mas matanda siya sa'yo, mas malaki yung age gap nyo, or vice versa. Basta there is an age gap. And I feel like mas magiging masaya ka sa relationship na to. Mm-mm. Okay? Let's see what else. For Capricorn, love life, June 2023. Family. Okay. Blonde female. Ooh, soulmate. Mm-hmm. So, maaring magkakaroon ka ng family with this person or you will try to build a family with this person or parang makikita mo yung sarili mo na parang you can treat this person as your family. Kahit na short term pa lang yung relationship ninyo. I feel like someone who is responsible. Mas responsible kaysa dun sa past. Okay? In all aspects. So, let's see what else. Family-oriented. Na tipong, ito yung kahit bata pa, no? Mature na siya. May sense of maturity. And I see na this is going to have a great connection sa relationship ninyo. Someone like a soulmate. Honesty, trust, and trap. I think you are going to open up with this person, no? With honesty, di ba? Magiging honest ka, mas magiging open ka. And dun mo magigain yung trust ng person na to or dun niya magigain yung trust mo. Kasi I think this person is more open. Okay? Yung tipong parang, sa una ayaw mo. Ayaw mong mag-open up sa person na to. But, maaring siya mismo yung maggagawa ng, ng move, ng effort na sabihin sa'yo to lay all this person's cards na ito ako, this is all I am, this is all I can be, nothing more, nothing less. So, nasa sa'yo na akong tatanggapin mo tong person na to. But I feel like there is going to be a deeper connection with this new person coming in sa'yo. Okay? The moment na you heal yourself from your past. Tignan natin yung messages pa. For Capricorn. You're my favorite. You're the person I want to call when something good or bad happens. The first thought when I have news to share, you're my person. Oh, ayun na. Maaring magkakaroon ka ng magandang communication or stable communication, good relationship pagdating sa pagiging open sa feelings through communication with this person.
nervous. You make me nervous. Even just thinking about you, I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you. Ayan. So, malalaman mo na siya na yun. Kapag nararamdaman mo na kinakabahan siya or even you kinakabahan ka kapag nasa paligid mo siya. Showing out, I'm acting like I don't care about what's happened between us, but I do. I just want to appear unbothered. Ooh. Ayun, pwedeng ano, nararamdaman mo na interesado tong person na to sa'yo, pero hindi ka masyado nagpapa-apekto, or even kahit naninervyos ka, no, nakasama siya, hindi mo pinapakita yon. But deep within you is like, oh my God, kilig. Ganon. Mm-hmm. So, let's see what else. Capricorn. Embrace your emotions. Allow your feelings to surface and be accepted. Ayan. So, maaring mas magiging open ka sa nararamdaman mo sa new relationship na to the moment na mag-heal ka na. And I think kahit nasa process of healing ka pa rin at dumating tong taong to, tong bagong person sa buhay mo, you will be open to this person na ako eh may pinagdadaanan pa, ito, ganito, hindi pa ako ganun ka-ready. But I think this person is going to understand your situation. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Yes. Alam mo yung kanta na ano? Way Back into Love. Oo. All I wanna do is find my way back into love. Basta research nyo lang yun. Kasi may mga nagki-cringe kapag kumakanta ako. So, hindi na ako kakanta. So, ibig sabihin na yan, you will find your way back to love kahit na may mga napagdaanan kang difficult situation sa relationship mo in the past. There's a new one coming in. Okay? So, that is your reading, Capricorn. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan, like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Capricorn. See you again.